kaalaman sa atis bilang halamang gamot. Disclaimer po, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana, gaya ng ibang gamot. Mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kilala ang halaman na atis dahil bunga nito na paborito ng maraming Pilipino. Mayroon itong berde, bilugaan ngunit umbok-umbok na bunga na may maputing laman at maiitim na mga buto. Karaniwan din makikita ang puno nito na tumutubo sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ano nga ba ang mga sustansya at kemikal na maaari makuha sa atis? Ang iba't ibang bahagi ng halamang atis ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang dahon nito ay makukuhanan ng alkaloid na chloroplatinite. Makikita rin ang isa pang alkaloid na anonine sa dahon, buto at balat ng kahoy nito. Ang balat ng bunga ng atis ay mayroong alkaloids, proteins, carbohydrates, flavonoids, glycosides, saponins at tannins. Ang puto ng atis ay makukuhanan ng alkaloid, neutral, ricin at fix oil. Anong bahagi ng mga halaman naman kaya ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon, sapagkat ang dahon ng atis ay maaaring pakuluan para inumin o kaya idikdikin upang ipampahid. Bunga, maaaring kainin mismo ang bunga ng atis, ginagamit din ang hilaw na atis sa panggagamot sa pamamagitan ng pagkuha ng katas nito at ipampahid sa apektadong bahagi ng katawan. Buto, balat ng kahoy at ugat nito. Ano naman kaya ang mga sakit na maaaring magamot ng atis? Pagnanana. Ang dinikdik na dahon na pinahira ng asin ay inilalagay sa sugat na nagnanana upang mapabilis na maghilom at mapalabas ang mga nana. Kuto at lisa. Dinudurog ang buto ng atis at inilalagay sa langis upang ipambabad sa ulo na may kuto at lisa. Iniiwan ito ng isang buong gabi bago banlawan kinabukasan. Pagtatae. Ang pag-inom sa pinaglagaan ng balat ng kahoy ng atis ay mabisa upang pigilan ang pagdudumi. Bulati sa tiyan. Ang pinaglagaan din ng ugat ng puno ng atis ay mabisa bilang pampurga sa mga bulati sa tiyan. Kailangan lamang inumin ito. Rayuma. Maaaring ipanghugas o ipanligo sa bahagi ng katawan na sumasakit dahil sa rayuma, ang pinaglagaan ng dahon ng atis upang mabawasan ang pananakit. Pagkahimatay. Isinisiksik sa ilong ang dinikdik na dahon ng atis upang magising ang taong hinihimatay. Kagat ng insekto, ang pagpapahid ng katas ng hilaw na bunga ng atis ay mabisa para sa malalang kagat ng insekto. Diabetes. Pinapainom din ng pinaglagaan ng murang dahon ng atis ang mga tao may karamdaman sa diabetes.